Katanduanes, nahirapan pa rin tayo, no? Wow! Siguro ang komunikasyon nila, bagsak pa rin. Eh kasi doon ang talagang malaking damage eh, na dinaanan ng bagyo. Eh, pero ito ho, si Gremil Alexis Nas, Public Information Officer ng Office of Civil Defense sa Region 5. Mr. Gremil, magandang umaga po. Hello, good morning po, kabayan. Opo. Hindi kami makakontak sa Catanduanes. Kamusta na doon? Bali po, sir, down pa po ang communication lines, smart and slow. Yun. Pero yung DICT po kahapon ay nakapag-establish po ng connection via satellite po sa mga munisipyo po ng Gigmoto at Pandan. Pero hindi po 24/7 ang internet nila dahil sa yung generator ay hindi po kayang 24/7. Opo. Ay, kamusta ang mga damage doon? Sa Gigmoto po, ma-report na rin po nila yung mga national roads, not passable. Okay. May ongoing damage assessment and may isang casualty po silang recorded. Okay. For Pandan naman po, water is operational, power is not operational, national roads are passable, and zero casualty po sa Pandan. Mm-hmm. Eh, yung sa Bato, doon nag-landfall, di ba? Wala pa po kami, sir, info. Pero ang team po yung RDRIMC Bicol, since maganda na po ang panahon ngayon, tutulak po papuntang Catanduanes to establish contact with Governor Joseph Pua para ma-assess po namin yung initial needs and ma-assess din po yung Verac Airport kung kaya pong mag-handle ng C-130 flights para dire-diretso na po doon yung relief para hindi na po dadaan ng Legazpi. Oo, kasi kung trying po. Oo, mahirapan pa kung dadaan pa, ano? Yes po, kasi magbabar po pa po eh. Matagal po ang biyahe kung Roro. Oo. Sa Catanduanes, meron ba kayong report kung ilan ang casualty? Sa ngayon po, kabayan, isa pa lang naman po ang reported. Yan po yung sa bayan ng Gigmoto. Ah, Gigmoto. Tama ba? Gigmoto. Oho. Yes, ilan bang bayan ng Catanduanes? Catanduanes, more or less po, nasa 10 po. 10? More or less. Oh, siyempre, apektado lahat po yun. Yes po, sir. Kasi po sila po yung dinaanan po talaga. Sila yung first na nakaramdam ng hagupit ng Super Typhoon Ron. Mm. So ang problema natin sa Catanduanes ngayon, siyempre walang kuryente, wala rin komunikasyon. Yes po. Kaya po, ngayon lang po tayo nagkaroon ng connection. We're also trying pa po kahit kapon po mag-contact via sat phone, pero nahihirapan po kami. And additionally, inadagdag ko rin po pala, kabayan. Opo. Baka po ngayon, dumating na po yung mga relief items from DSWD. Okay, good. Yung sakulins galing OCD and medicines from DOH dahil okay na po yung panahon para makapaglayag papunta po ang Catanduanes. So hanggang ngayon maghapon, no? Maayos na natin ang Catanduanes. Hopefully po, magkaroon tayo ng magandang communication na po kasi may mga papunta rin pong teams doon para maglagay ng emergency telcos. Lalo na yung taga-OCB Central Office po. Opo, pero okay naman ang panahon na ho dyan. Wala na. Wala na ulan. Okay na po. Wala na po masyadong ulan. Wala na. Okay. Maraming salamat po, Mr. Gremil. Good morning.
malakas siya ngayon kumpara kanina. Meron niya ito sa lang konta ko, papunta doon o paano? Mamalaman natin. Senator, magandang umaga po si Mike Enriquez po ito. Good morning, Buma. Good morning, Mike. Good morning, Mr. Sobel. Good morning. Good morning. Opo, meron kayong balita tungkol sa Katanduanes. Yun ang Katanduanes ang hirap makontak eh, Senator. Well, nakukontak namin sila pero siyempre, labing isang bayan yan eh. No? Nahagilap lang nila tatlo. Ngayong umaga, nagpalakad kami ng mga motorsiklo sa labing isang bayan. Mm-hmm. Ito ang nangyayari doon, ha? Halos yung sa tatlong bayan na nakita nila. Remember, this is visual, ha? Hindi pa ito yung tinatawag nating scientific na iniisa-isa. Ginagawa na namin yan sa Bicol ngayon, sa Opo. Naga at Opo. Sa Legazpi. Ito, wala siyang masyadong katulong. Uh-huh. Ito, 80% to 90% damage sa mga bahay. Ako? Visual, ha? Excuse me, Senator. Buong Katanduanes ito, 80 hanggang 90%. Virac. Ha? Virac. Virac lang ito, yung capital, yung hanggang, Kamisera. 73,000 people. San Andres, 50% damage houses. Jesus. Again, ha, I hate say this visual assessment. Pagka wala pa yung mga tao natin na talagang espesyalista dyan, kung ano nakita mo, sabihin mo, sa bato, 80% damage houses. Mamaya, 9 o'clock to 10 o'clock, magre-report na lahat yung mga talaga medyo systematic, yung mga pictures pa mapadala, no? Mm-hmm. Alright, now, ang ating mga situation dyan, Immaculate Heart of Mary, no room available, Santua Memorial Hospital, sira rin, nasira ng konti, Katanduanes Doctors with minor damages, at saka Eastern Medical Center, yung emergency room lang, ang available at limited nasa labing emergency room ngayon doon. All right? Okay, malinaw. Sige po. Sige pa. Ang ating kwan, hindi masyadong accessible yung mga karsada. Mm-hmm. Pinapahanap ko sa kanya yung hampas ng alon dahil nasa Pacific na sila. Malakas ang hampas ng alon niyan dahil yung tinatawag natin daluyong, no? Mm-hmm. Meron tayong mga namatay na so far. Yun ang matindi. Micaela Jacob, 20 years old, nakuha ng Red Cross, binigyan natin ng body bag. Danilo Barba, nakuha ng Army. Lanao Virac, male. No? Mm-hmm. Yung si Micaela, of course, babae yan. Meron tayong mga injuries. Preliminary pa lang ito, very preliminary. Ha? Edward Tumagan, 29, Vladimir Ariana. Mark Panty. Christina Abundo, Jose Ray, 74, male, ayan. Mm-hmm. Missing, siguro asawa ito ni Micaela, Mario Jacob. Ngayon, nag-iikot na sila. Opo. Iikot na sila ngayon at
at para makakuha tayo ng mas maingi. Okay. Senador, may tatanong po ako sa inyo. Hirap sure. Lahat, pati kaming nasa media, pati po iba-iba ngayon sa gobyerno, makakontak sa Katanduanes eh. Paano nyo nakuha itong mga impormasyon na ito, Senador? Because ang Red Cross, meron tayong satellite phone doon sa mga makakilang kaya, gumagawa ko ngayon, papadala ko ng pinuturuan ko siya ngayon, makabit yung satellite phone sa computer. Ang problema, walang internet. Susubukan natin maghanap ng mga makukuha ng message. Opo. At sa pinapatayo ko, may single sideband doon. Nasira yung sampayan, pinapatayo ko yung sampayan kagad. Yung antena? May sideband video rin kami. Oo. Doon, the Gaspi. Paano kayo magsisignal doon sa radyo? Ay, kwan po, walang kuryente, may generator ba kayo? Meron naman. Kung naman Mike, patagal na muna ako kilala. Sige po. Sorry na tanong ko kung may generator. Oy, sorry kung natanong ko may generator ng Red Cross, ha? Okay, sige po. Senator, kamusta naman doon sa ibang mga lugar na tinama...